Handa na ba kayo para sa night class? Ilabas na ang notebook, mag-review na! Dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight! Classmate, ito ang inyong reliable classmate, Roldan Castro. Magandang gabi sa inyong lahat. Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong unstoppable classmate, Romel Placente. Welcome sa Marisol Academy tonight. Samahan niyo po kami hanggang 10 p.m. Wawala tuloy yes. Po. Siyempre, ulitin ko na naman, di ba? Siyempre, straight from our 3 p.m. afternoon Marisol Academy, nandito naman tayo sa ating night class, di ba? At siyempre, yung mga bago nating subscribers, eh huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe sa Abante YouTube channel at paabutin nyo na po kami ng 100,000. Correct. Road to 100,000 na tayo, malapit na yan. Yes. Oo. Diyan lang po kayo, punong-puno kami ng showbiz chika ngayon. Yes, mga latest protocol sa mga hinahangaan yung artista ang mapapakinggan at mapapanood nyo dito lang sa amin. Talaga lang ba? Yes, dito lang yan. Talagang bagong-bago. Di ba? Yan. Yeah, ay, may nagsasalita. Ako. Yan ha. Ayan, ano ba yan? Oo, ayan. Diba? Siyempre, ang ating monitor, inaano ko, no? Talbog. Ayan. Siyempre, ang una nating chika, mga friendship, sino ba una nating chichikahin? Ang pinag-uusapan ngayon, yung kasal ni Sanjo Marudo at saka ni Rhea Ataide. Yes, diba? Diba? Nakakaloka. Kanina, after ng ano natin, ng Marisol Academy kaninang 3 p.m., mm-mm, biglang nag-post si ano, si Sanjo Marudo, my wife na ang ano niya. Oh, happy birthday to my wife. Oo, di ba? Kasal na sila sa West, syempre. Correct. Ang hinihintay na lang, ang church wedding, di ba? Correct. Talaga, kung isipin mo, hindi syempre, pa. Ang nag-officiate ng kasal na yan ay si Mayor Joy Belmonte. Ay, ang saya-saya. Oo, isang civil wedding. Mm-hmm. Okay. Kaya, marami ang nagtatanong bakit civil wedding, di ba? Syempre, oo. Civil muna bago maging di ba? Sabi nga bago ni. Bago church wedding, correct. Civil matibay una. Matibay din ang civil, di ba? Mas matibay yan. Mas matibay yun na sinasabi correct nila. Correct. Mas mahirap nga daw maghiwalay pagkakasal kayo sa civil, eh. Mm. Yun ang sinasabi nila. Pero pag ang nakakatuwa lang kasi kung isipin, hindi pa naman talaga sila ganun taon na taon yung kanilang relasyon, di ba? Pero tagang meant to be sila. Mm-hmm. Diba? Pero alam mo, katagal, ang hinintay ko, may announcement pa yung dalawang yan, bakit madalian ang kasal. Diba? Parang nanggulat sila, ha? Oh. Walang nakaalam. Siyempre, last February lang naganap kasi yung engagement na yan. Mm-hmm. At ngayon ay March pa lamang. Oh. Diba, parang more than a month pa lang ang nagaganap, ay eto na, may kasalang okay naganap. Kasi nga, may mga diba haka-haka, mga balibalita na di umanoy, buntis itong si Rhea, mm-hmm, kaya bigla din yung pagpapakasal. Pero yun nga, malalaman naman natin kung talagang buntis. Pero kung totoo man, nasa right age na naman si Rhea para magdalang tao. At Sanjo. Oo, sila. Okay na yun, magkakalampakan. At sabi nga ni Silvia Sanchez, kung naalala nyo, di ba, kumbaga wala siyang right para magsalta tungkol sa tunay na estado ng kalagayan ni Rhea Ataide. Ayon yung pangunahan. At siyempre, di ba si Jella, dininay niya na buntis ang kapatid si niya. Pero, abangan pa rin natin talaga yung manggagaling kay Rhea Ataide at kay Sanjo Marudo kung ano talaga ang estado ni ang kalagayan ni Rhea. Kasi sabi nga, dapat straight from the horse's mouth. Correct. Yes. So, abangan po natin ang kanilang announcement kung talagang buntis ba si Rhea o hindi pa na talagang nag-decision lang sila na magpakasal na, di ba? Oo, ayan, magpaparami muna tayo ng mga viewers natin. Pero syempre, explain natin sila bakit nandito tayo ngayon. Kasi wala si schedule natin, di ba Kuya Roldan? Di ba in-announce natin nung Friday na supposed to be, ay Wednesday tayo magla-live. Yes. Dahil Holy Friday nga, wala tayong mga live, di ba? Wala tayong show. Correct. Mm-hmm. Pero, eto na nga. Eto na. Para hindi nyo kami ma-miss, diba? Kaya nag-decide kami na tonight gawin
ang Marisol Academy. Although, hindi ito ang talagang schedule namin. Diba? Oh, oh, yeah. Tuesday and Friday po. Pero kami. Bukas, live pa rin tayo, yeah. 9 p.m. Di ba? Kaya bukas po, tutok po kayo. After po ng aming Marisol din, di ba? Oo, ng 3 p.m. Marisol Academy. Meron pa rin kami sa 9 o'clock ng Marisol Academy tonight. Yes. Ayan, may mga nagpapabati ang mga regular natin nanonood. Si Merl. Oh. Sino to? Si Marcelita. Marcelita, hello. Marcelita, ayan. Ng Kim Pao, di ba? Kanina binalita natin ang Kim Pao. Mahal na mahal natin ang Kim Pao. Oh, di ba? Ang Kim Pao Universe. Yes, correct. Sabi ni Marcelita from UK, hello po sa mga magagandang host ng Marisol Academy. Siyempre, gandang beauty derm. Gandang beauty derm, di ba? Ginagap ng charcoal ni Marcelitan. Yes, niyaya ko po ang mga friends ko sa ex, ang mga Kim Pao family. Yan. All over the world. Ayan. Ay, yung laay mo na sila. Mag-subscribe diba? Na po kayo. Thank diba? You, Mer. Yes. Ayan. Ayan. It's Merl. Pa-shout out po from Kim Pao Universe. Hello, Merl. Kasamahan ito ni Kimberly. Yeah, si Kimberly. Oh, diba? Si Precious yun. At saka yung isa pang girl. Na... Summer yata ang pangalan niya. Hindi, may summer, may isa pa. Winter. Winter. Hi, Winter ng Kim Meral dati na ngayon ay Kim Pao na. Pinarap ko lang kita. Iba yung summer. Winter. Winter. Hi, Winter! Oh, sinabi, diba? Hindi, Winter ka. Hindi ko delayed reaction ka, ha? Diba, ano kasi... Hindi, ako pa? Ako pa ba? Siyempre, kala mo na. May Winter at saka may Autumn. Hi, Autumn Universe! Oo, oh, diba? Pero alam mo, Pao. Kanina talaga nagla-live tayo kaninang alas 3. Hindi ko talaga makontrol yung tawa ko. Parang hirap-hirap tayo pala pag anong live na tumatawa, diba? Oo. Wala pa ko ako yung ano eh. Pero nakakabilib si Kuya Romel. Bunutan. Kasi, diba, he's not feeling well. Pero nandito sa kanina at ngayon. For the sake ng pagmamahal sa ating show, di ba? Oh. The show must go. Ganon. Kasi si Rodel nagliliwaliw na sa Boracay eh. May kasamang kaibigan dyan. Oh. Talbog intrigahin pa. Kaibigan lang naman. Hello, friend Rodel. Sabi naman ni MSJ Ezra. Paano ba to? Hello to Kim Pao Universe official. Support natin ng Kim Pao. Promote po rin ang movie ni Pao, no? Ano? Yung elevator ni ano Kylie, di ba? Meron din silang movie. Oh, talbog. Movie ni ano. At is nakakatuwa din sa mga Kim Pao, pagka merong movie ang bawat isa na hindi magka-part, susuportan pa rin nila, diba? So, good luck po sa movie ni mamaya pag-uusapan Paolo. Natin yung Kim Pao kasi itong Kim Pao mukhang may mga nilalampaso ng mga love teams, ha? Ay, oo! Ano, ha? Ang lakas-lakas nila! Oo, alam, magandang topic din yan. Mamaya pag-usapan natin yan, ha? Oo, diba? Kung anong meron sa Kim Pao at bigla na lang, diba? Na parang sabing... Parang, oo. Sabi nga ni Kim Chu, unexpected, di ba? Yung unexpected love team nila. Unexpected love team. Na parang sa edad nilang yon eh hindi pa naman sila katandaan, di ba? Not so young pa rin, di ba? Not so young, pero tinatangkilik ang love team kasi may chemistry at bagay na bagay. Diba? Correct. In fairness talaga sa Kim Pao. Yes. 2 years lang naman ang kanilang age gap. Diba? Yes. Yeah. Yun na nga. Yun nga, going back doon sa pinag-uusapan natin kanina. Diba? Ano na ba pinag-uusapan natin? Oo. Di ba tapos na tayo sa Rhea Atayde at sa Sanjo Marodo? Yun nga, abangan na lang natin ang kanilang revelasyon. Correct. Diba kung bakit nagpakasal sila? O baka naman talagang plano na nilang magpakasal. Nasa right age na naman, diba? After the civil, mayroon naman silang pinaplanong church. Correct, correct. Hindi natin alam. For sure, meron niya. Meron, parang sabi ng source ko, meron daw yung next. So. At syempre, ito buhanggang-buhanggay mga kukunil, mga ninong-nina, yung mga bridesmaid, mga groom-grooman, ganon. Diba? Sigurado, andyan sa ako, naniniwala ako, andyan si Joshua, andyan si Daniel Padilla, yung mga barkada ni Sanjo Marodo, diba? Mm-mm. For sure, magiging part ng kanilang wedding. Na for sure, bonggang-bongga yung wedding. Paghahandaan nila yun ng bonggang-bongga. Diba? Albog! Ay, thank you so much, Marcelita! Ay, hello! Oo. Bakit? May palipad si Marcelita? May palipad siya! Ay, thank you! €1.99! Yay! Thank you, Marcelita! £9! Oo. Thank you, Marcelita! Yes, thanks! Love you! Thanks, Ma'am Mildred, acknowledging me sa ex. Ako po yung Princess of Wales. Ah! Na name sa ex, pero hindi po ako yung true princess. Oh! Oh, diba, Princess of Wales? Siya kaya diba pala malapit ang loob natin sa ex. Wala yun, Princess of Wales. Hindi siya, ano? Yung ginagamit niyang name. Hello, Princess of Wales. Oo. Nasa na yung name. You mean to say, nag-ano ka sa ex? Nagla-live ka rin? Hindi. Nag-share ako nung mga...
Kim Pao stories. Ah, talbong. Mga issues. Mga issues. Tsaka yung Marisol Academy natin, ang mga behind the scene, nilalagay ko doon. Hey, congratulations po sa What's Wrong with Kim Chu, with Kim. Secretary Kim. Secretary Kim. Talagang bonggang-bongga sa rating, di ba? Ang ganda-ganda ng show, parang talagang hindi naman kuwang-kuwa dahil iba pa rin yung kahit papaano mabago ng konti. Pero halos, di ba? Ang cute-cute nila si ni Paolo tsaka ni Kim. Yung kausap mo daw doon na ano, Kim Rod, si Jara po yun, sabi si niya. Jara. Si Jara. Alam mo, sinabi niya, winter ka Jara. Pinatulan ko lang. Alam mo na Jara. Si Jara, yung inaanak, yung anak mo ni Gerald Anderson, di ba? Ay, bongga. Kim Rod, inaanak niya Kim Rod. Pero nag-ship na sa Kim Pao. Na ayaw nila kay Sian Lim. Ayaw sa Kim Lim. Si Mami Amores na babawi pagbalik niya sa Austria. Ay dati rin siyang ano. Kim Meral. Oo, Kim tsaka Kim Chu Global. Pero nung pinartner si Kim kay Sian, parang medyo nawala sila. Marami silang ganun. Naglaylo ano? Naglaylo sila. Oo. Diba? Anyway, balikan natin yan ha. Buto ko tayo kay Catherine Bernardo. Correct. Alam niyo ba bukas ay birthday ni Catherine Bernardo? Ay, bongga. Maging 28 years old na siya. Hindi ba ngayon, 25? Ha? March 25. Hindi, si Mel Balianera may birthday. May birthday na siya Dominic Reya. Happy birthday, Melba. Yes, happy birthday. Happy birthday, Melba and Dominic, di ba? Ayan. Birthday ng ating mga kasama, di ba? Correct. Oo nga, at napakaswerte, no? Ni Catherine Bernardo at sinasabi nga raw na kinakabog niya na. Oo, kasi may endorsement. Ano, lustre, sasabihin ko sana sa Monte. Kasi friendship, di ba dalawa yung ano, yung parang nilons na brand for ano, for Catherine. International makeup at isang per international perfume line. Hindi, isa lang yon na produkto. Magkasama. Magkasama lang yun. Pero ang unang-una nga yung ano, yung tuna brand, yun ang unang nilons sa kanya. Yes, yes. Oo. And then ito na nga yung international na ano make-up, na makeup perfume o etc etc. Oh, pero alam mo ba na sinubukan pala na sabay sila ni Nadine Lustre na parang may mga video photos. Campaign. Oh, magano yun. Nag-shoot sila last year ng video campaign. Ayun. Galing-galing mo talaga, friend. Sure ko naman kasi nag-chat sa akin si Catherine eh. Pakisabi, video campaign. Si Nadine Lustre din ay nag-video campaign last year. Pero doon sa dalawang yung parang lumabas na napili si Catherine. Kaya yun yung sinasabing kinabog. Correct. Kasi sinasabi nila, friendship, parang nagkaroon kaya ng testing sa dalawa. Parang ganun. Kung sinong masakalam sa dalawa. Correct. Kaya ganun. Yun. Correct. So yun ang lumabas, ang pinili, ito pong si Catherine. At saka yung isang endorsement ni Catherine na first time na nagkaroon ng brand ambassador itong brand na ito. First time international ano to eh, brand to eh, di ba? Correct. So first time, ibig sabihin ganun talaga kalakas si Catherine na paborito rin ni Marcelita yan, si Catherine Bernardo. Pero alam mo, talagang ano-ano, yung bago dumating ang birthday ni Catherine, parang sunod-sunod yung mga birthday gift na natatanggap niya, di ba? Yung mga blessings na natatanggap niya. Yun nga sinasabi na, si Catherine, hindi pa man sumasapit ang birthday niya, tuloy-tuloy na yung regalo na natatanggap. Kaya siya daw tinagurian ngayon, endorsement queen. Agree ba kayo na si Catherine na ang bagong endorsement queen? Ako naniniwala ako. Kasi parang, alam parang laki din ang tulong nung naghahiwalay sila ni Daniel. Parang yung simpatiya ng mga advertisers din, yung mga napunta rin kay Catherine, di ba? Pero still, andiyan pa rin naman si Daniel in fairness. Alam mo kung bakit? Kasi si Catherine parang mas naging ano siya. Nung sila kasi ni Daniel, parang ano, mangimi siya, no? Parang natatakot siyang magpa-sexy. Hindi mo siya natatakot. Siguro, mahigpit din boyfriend si Daniel. Yung parang mas nagkaroon siya ng freedom. Bilang babae, mas gumanda siya. Di ba? Ang mga babae, pag nahihiwalay, mas gumaganda pa. Parang ganun, revenge ang tawag doon. As na in? Sweet, may revenge? May revenge kay Daniel? Sweet revenge. As in? Doon, oo. Pero ito parang, this time, naipapakita na talaga ni Catherine yung talagang siya. Mm-mm. Kasi parang, di ba, sinasabi ng iba, hindi naman ang galing sa atin, na parang may pumipigil sa kanya before na gawin niya yung mga gusto niyang gawin. Pero this time, talaga, ayun na, all out na pinapakita niya ng lahat na andiyan ang pa-sexy siya, pictorial, di ba? Yung ganun-ganun katawan ng sexy, di ba? Yeah. Ay, hindi yan si, ano, JCRA, si MSJCRA. Oo, di ba? Sabi niya, nakakatuwa talaga kayong Marisol Academy. Thank you. At syempre si Concepcion Alcantara, sabi niya, thanks Marisol Academy for loving Kim Pao. Ayan. Sabi ni, ano, ni MSJ
Zra. Ayan na naman po si Sir Romel. Ha ha ha. Effortless na matatawa ka talaga sa kanya. Oh, di ba kwento? MJS na yun ba kaya hindi kayo si Miss Jara yan? Oo, parang... Ano yun? Ano yun? Baboy? Oo. Baboy lang? Right-click yan, no? Alam mo, lagot ka kayo ng ginagyan ko na naman. Pinagyan ka friendship ng ano, ng baboy? Kaloka, ha? Ayaw ni Carl ng ganyan. Hi, Carl! Ah, diba? Oo, oh, sabay pa kayo. Busina, oh, busina po yun. Busina po yun. Parang baboy, ano? So, no, masyado ka namang ano. Ayan. Ayan na, inubutuloy. Ayan na, inubutuloy sa kakatawa. Sorry po, may sakit po kasi ako ngayon, di ba? Pero dahil sa mga kimpa. Yes, galing papalakas love yan sa akin. Lalo si Marcelita, di ba? Yeah. Thank you, Miss Marcelita po. Oo, may sakit siya. Joke. Oo. May sakit siya, di ba? Pero sa pagmamahal niya sa Kim Pao, di ba? In fairness, Diyos ko, alam niyo po ba, ulitin ko yung debut ni Kim, nandun kami ni Mildred. Grabe, ang napakalayo. Gusto mo makita yung picture. Saan yan? Debut ni Kim. Pero alam ko sa ginanap. Kami dito, ha? Kung mga Kims, mga Kimerald po. Hindi kasi yung ano yung Kimerald naman ngayon, nasa Kim Pao, eh. Meron po, kung kakilala niyo yung mga Kim around the globe, Kim around, ang dami mga pansalgan ni Kim. Oo, kasi di ba may mga premiere night pa tayo na dumadalo tayo, di ba? Sige, mag-usap doon pa, love na love na po namin si Kim Chu. Uy, eto nga, siyempre yung pinag-usapan din si Cian. Ay! Ayan! Tapos nyo, oh. Tignan nyo, ang ganda ko. Sino mas maganda sa amin ni Mildred? Ayan, oh. Ayan! With Romel, Gerald, and... May buka pa dyan friendship, ha? Ayan, ah. Ayan si Kim Chu, tingnan nyo, batang-bata pa, 18 years old. Bata pa ni Geraldo. Ang bata pa nila, di ba? Ngayon, namatay ayan na. Sila, ayan sila, oh. Yan. Ayan kami dalawa ni Kuya Romel, di ba? Ganun na po namin katagal silang kakilala. Anyway, ano ang chika friendship tungkol kay Cian Lim na kinukulong daw ang sarili sa bahay? Bakit kinukulong? Yung parang hindi siya aktibo sa Instagram account niya, walang balita masyado. Yung pala nagkukulong si Cian Lim. Mm. Parang, hindi kaya parang affected din siya? Okay, affected siya sa mga bashing? Hindi. Pero, yes, friendship, may sasabihin ka. Hindi, siyempre siguro magbumunimuni rin, di ba? Pero nagbumunimuni. Pero ang explanation niya, kasi gumagawa siya ng script, kasi nga magdidirect ulit siya ng pelikula, so abangan daw yung gagawin niya, ganun. Kumbaga, baka pinupokus niya sarili niya. At least si Cian Lim may focus, ha? Si Carl may focus ba? Ay, oh. At si Mike din! Char! Oh. Pero kakaiba yun, ha? Oh. Kasi kakaiba yun, nagkukulong ka para makaano ka ng script. Oh, ganun. Kasi diba yung ibang nagsusulat pupunta sa isang relaxing na place. Mm. Diba may nature and everything. Doon sila nakakapagsulat. Minsan sa banyo, habang... May kanta yun, pagkukulong ng kanta. Oh. Hindi, iba kanya-kanyang style. Diba? Alam mo si Direk Henry, minsan nakasama namin sa Laguna, parang umarkila siya friendship ng ano, ng tawag nun. Man. Hindi, sa resort, dun sa ano, ng parang unit na sa kanya para at least makapag-isip siya talaga na nandun siya, tumiti pa ng script, parang gano'n. Kaya parang mas maganda yung solo-solohan ka lang, di ba? Hindi magpunta kay Sasimban para tahimik, di ba? Doon kayo mag-compose siya. Alam mo, mag-type-type pa kasi ano, wala ka sa wisdom friendship, ha? Sabi niya kay Lord, tulungan niyo ako na ginagawa mo literal, maging magandang script na gagawin ko, gano'n. Siguro kanya-kanyang ano talaga, kanya-kanyang style para makapagsulat. Lahat siya, pati sa pagkukompose ng kanta. Diba? Minsan, pagka malungkot ka, malungkot makukompose. Mas nakakagawa ka. Pag masaya, masaya ka. Mm-mm. Masayang i-compose mo. Sa pagsusulat din gano'n. So, mukhang si Cian magko-concentrate na rin talaga sa pagdidirect, no? Nagdidirect naman siya sa Viva talaga. At saka nagdirect na rin niya sa Wish ko lang. As diba? In? Isang drama episode nila doon. At least siya, maganda kay Cian, na iba-iba niya yung kanyang parang kailangan maging ano siya, jack of all trade, di ba? Ay, talo. Kailangan hindi lang sa pag-arte, pagkanta, musician din si Cian, tapos eto naman, nag-direct na rin siya. Mm-hmm. Pero alam mo, friendship, ano ah, si Cian Lim, parang, tsaka si Jenny Lim Mercado, yung serya nila, matatapos na. Yep. Correct, love and charmaness. Love, die, repeat! Ayan, love, die, repeat. Parang ano siya, diba? Parang nakatapat siya na Lim lang. As in? Oo, kasi may mga nababasa akong ano eh, comment na kahit na yung Lil lang eh TV version siya, 'di ba? Kahit na ipinalabas siya sa Prime dati. Oo, sinasabi nila na kinakabog pa rin ni Kim si Cian. Kinukumpara. Kinukumpara, nababasa ko lang yung mga comments. Correct. Pero siyempre friendship,
di ba matatapos na yung serye? Ayan na si Jeneline Mercado. Ano ang bagong gagawin niya? Di ba sa kabila ng mga chismis na mag-over the back daw sa Kapamilya Network, may offer siya sa TV5, ano nga kaya talagang real score kay Jeneline Mercado? Yes, so dapat sagutin ng kanyang manager. Pero ako ha, i-text mo na si... Si Kat. Hindi, si Tita Becky. Tita Becky. Pero ako ha, if I were Jeneline, yes, hindi ako alis sa ano, GMA 7. Dahil ang GMA 7 ang naging dahilan para makilala at sumikat siya. Eh, paano kung matas ang offer talaga, bonggang-bonggang offer? Kung matas ang offer, depende kay Tita Becky. Diba? Oo. Kaya lang siyempre. Pero ako naniniwala ko, once na natapos ang kontrata ni Jeneline sa GMA, kukunta tayo pa rin. Kasi rater naman si Jeneline eh. Lahat ang seri niya kumikita. Diba? Pero alam mo, ang bago friendship, kinakasa na yung reunion project ni Jeneline saka ni Dennis Trillo. Reunion project, pero ito yung first time na magsasama sila sa isang pelikula. First time. Hindi, yung Rosario ko nandun friendship eh. Si Dennis saka si Jeneline. Pero hindi sila magka-partner. Hindi magka-partner. Pero makasama sa pelikula. Mm-mm. Pero this time as ano, mag-jowa, di ba? Paano ko sigurado panonoodin yan ng mga tagahangan nila. Pero alam mo, ito nabasa ko dati, isa sa mga wish talaga ni Jeneline, talaga magkaroon sila ng movie na magkaparehas ni Dennis Trillo. Oh, ang title, Everything About My Wife. Ay, oh, oh. Kasi sakto. Oh, oh. Because Jeneline is my wife na. At, sabi ni ano. At kasama Dennis. Dyan si ano ha, si Sam Milby. Oh, ay, ang ganda ng casting, di ba? Bongga, first time din niya kay Sam, no? Nino, ni Jeneline. Parang hindi ba natuloy dati yung project ni Sam sa kanya ni Jeneline sa ano? Sa Quantum, hindi ko na malala eh. But kasi ang naging kapartner niya si Derek yung ano, yung English only please, English only please, silang dalawa yon. Oo, yun ang nasa English isip ko nga. English only please, si so Derek parang, Ramsey. So first time ito, na silang natin. Tatlo. Hindi kaya triangle ang magiging ano nun? Parang ano? Movie triangle. Oh. Kasi hindi na po pwede si Samuel, basta one of those lang, di ba? Sigurado triangle yan. As in. Boy, meron na silang movie, Prenup. Ah, Prenup. Kaya sabi ko parang, di ba kayo nagtatalong isip ako parang mayroon eh. That was 2015. Oh, di ba? So, ibig sabihin, syempre, kapartner din yan ni Jeneline si Sam Milby. Mm-hmm. Hindi po pwedeng one of those lang dahil leading man na si Sam Milby, di ba? Mm-hmm. Talbog. Oh, pero ito may tanong sa'yo si ano Marcelita from UK, ha? Pero dan true po ba yung kumakalat na kinasal na o kasal na si Sian at ang jowa niya? Di ba? Hanggang ngayon wala pang sagot si Mami Marian. Pero baka naman yung chismis na yan, friendship, para kay na Sanjo Marudo sa Korea at tayo. Di ba? Kabiglang may mga nag-comment-comment lang na si Sian din kasal na. Parang or hinulan nila si Sian din para nakakaladkad yung pangalan ni Sian. So alamin ko namin yan. Kasi daw magsasaya kami at magpapalit yun daw. Kung na-confirm yan. Kasi talagang ano na, di ba? Kimpaw na talaga, di ba? At magpapalipad kami. Nakakaloka! Tama kasi... Parang ibig sabihin, no, once ay kinasal na si Sian Lim sa ibang girl, malabo na talagang magkabalikan o magkaroon ng part 2 ang Kim C, di ba? Feeling ko naman. Hindi na rin naman yung magkakabalikan. Don't kahit hindi siya ikasal, hindi na na. Marcelita, mukhang in love na sa isa't isa ang Kim Pao. Ganun talaga ang pakiramdam mo? Kami talaga naniniwala ako na may something na sa dalawa. Sa Kim Pao? Oo, naniniwala. Talaga? Kasi ito naman ha, si Marcelita, si Paulo. Tapos sa kanyang mga eksena, di ba, hinihintay niya pa si Kim na matapos para ihatid niya sa bahay. Eh, brand item lang yung friendship, ha? Brand item, pero tinuto ako, di ba? Yung sabi, di ba? Sila yun. Parang sila nga, so, di ba? So, hindi kayo naniniwala dun sa mga chika na parang promo-promo lang daw? Ay, hindi. Parang hindi rin ako. Parang hindi na nila kailangan ng mga promo-promong ganyang style dahil talagang tatangkilikin pa rin yung kanilang serye. Kagaya sa Lin lang, hindi naman sila mag-jowa dati pero talagang rating. Talaga may role ka na dati? Oo. Grabe. Hoy, si Alexander Cruz, sabi niya, eto talaga ang mababait na host. Kahit FB, nagbabasa sila ng comments. Entertaining sila at nakaka-happy sa viewers. Thank you, Alexander Cruz! Thank you, Alexander. Ang ganda ng pangalan, no? Oo. Hoy, pakishare naman itong ano namin, episode
episode namin para umabot na tayo ng 100K, di ba? At sabi nga ni ano ni Mesra, yung tipo daw ng tao si ano si Paolo na ano hindi mahilig sa promo-promo kasi parang may pagka-serious type siya, di ba? Correct, correct. Parang hindi mo mauutusan mag-promo-promo ng ganyan. Pero siyempre obligasyon din nila yung bilang artista, di ba? Magpo-promote sila pero hindi na kailangan pa may issue-issue. Po-promote nila yung kanilang mismong show na alam nilang maganda. Kaya karapat-dapat i-promote at panoorin ng lahat, especially ng Kim Pao. Oh, naku, sabi ni Pia L kay Marcelita from UK. Sige, sis, PM mo ko para sa share ko sa palitsyon at palipad. Alam nyo, ito na lang po. Huwag na kayong magpalitsyon. Yung bibigyan lechon, yung palipad nyo lang. Char lang. Char lang po. Alam mo, ibig sabihin talagang pagkakinis sa tantuan-tua sila, di ba? Magiging Kim Pao na may gawa ganun, no? Parang umatongal ako ng baboy. Char! Di ba? Di ba? Kasi once sa kinasal na, wala na talagang balikan, wala nang second chance. Ako ano niniwala, hindi naman kailangan ikasal para wala naman talagang pag-asa ng magkabalikan. Oo, ako naniniwala. Kasi parang wala na, natapon na 11 years eh. Oo, wala na yun. I don't think so na magkakabalikan pa yan. Tsaka ano, parang ano, hindi mo na nga mababanaag, malalim. Hindi mo na mababanaag ang kalungkutan sa mata ni Kim ngayon. Iba na talaga ang glow ng mata niya. Isipin nyo, nagpunta ng biglaan si Paolo sa It's Short. Julit-julit ka. Hindi. Di ba? Kasi kailangan nila natutuwa parang natutuwa ko kasi yung talagang kinig-kinigan si Kim Chung. Tsaka matik ha. Kapag nagkikita sila matik, naghahawakan sila. Pero pansin yung mga titig niya. No? Ay? Parang in love na in love. Alam mo sa press ko natin, kung tumingin si ano, parang lalamunin niya si Kim, di ba? Ay, may ganun talaga. Gusto niya yung yakapo lang. Paano tumingin? Parang nananaray naman. Nananaray ba? Hoy, 30 minutes na tayo, marami pa tayong chika ng mga baon. Babalikan natin mamaya kung kinakabog na ba ng Kim Pao ang ibang love team. Oh, mamaya. Ito na. Speak of Kim Pao again, ito si Jake Queng, Jake, ano Ernst ito. Sumisingit sa Kim Pao, di ba? Sabi niya kasi, akin si Jake Queng, Kwenka. Hindi. Jake Ernst ito. Gusto niya rin talaga na makapareha na talaga itong sinasabi si nga siya yung original choice, di ba? Doon sa ano, doon sa Linlang. Oo. Pero hindi. Hindi, sa ano, cats. Sa What's Wrong with Secretary Kim. Kasi nagkasama si Jake, okay din ang rapport nila, okay din ang team up nila doon sa, ano ba yung sa ano, fit check? Yung Okay Queen. Okay Queen. Nag-partner na sila doon. So, umukay naman yung kanilang team up. Kaya, kinonsider din talaga si Jake Hersey to dito sa, kasi mistiso rin eh. What's wrong? What's wrong, diba? So, what's wrong kung bakit hindi siya nakuha? Pero siguro, tagang meant for Paolo and Kim yung what's wrong. Kasi kinonsider siya, tapos hindi siya natuloy. Pero hindi naman daw masama ang love niya. Kay Paolo. Kasi, di ba, meron kasi sa social media account po nito ni Jake, sabi niya, tayong dalawa, parang sinasabi sana, tayo na lang dalawa. Oo, na parang iniisip tuloy ng mga Kim, na mga Tagana, parang referring nyo kay Kim Chu. Na tayong dalawa na lang. Kasi hindi sila nga natuloy. Hindi naman siya kumanta ng Ray Valera. Oo, kumanta rin naman. Sabi, pagka tayong dalawa, gumanan siya. Pero hindi natuloy. Tapos ngayon naman, meron din iba, kasi kasama na siya sa Can't Buy Me Love. Hindi ganyan ha. Kasama siya sa Kim. Oh, pero hindi ganyan ang tono ng ano ng kanta. Ano ba yun? Basta, hindi naman wala. Pero may kanta rin ganun, Can't Buy Me Love. Kanta ni Phil Collins. Kaya nga, pero ibig sabihin, hindi. Iba ito, ibang team song? Oo, ibang team song. Kasi hindi ko masyadong napapalit. Pero maraming salamat sa lahat po na tumatangkilig ng Can't Buy Me Love. Diba? Number one sa Netflix. Thank you very much sa pagmamahal niyo sa Don Ben at is friend, hindi siya nag-number 1 ha. Minsan number 2. Number 7, number 8, number 10, gano'n. Kasi was a time na yata na nag-number 1. Snorin. Parang gusto niya sumingit din doon sa Snorin, di ba? Snorin.
Oh, yung Maris Racal. Ano, yung... Si Snoop at saka si Eileen. Yung si Maris Racal at saka si Anthony Jenny. Akala ko naman humihilik snoring. Snoring. Hindi kasi Snoop at saka Rain. Snoring. Oh, diba? Snoring. Oh, yung iba sabi Maton. Parang gano'n. Oh, Maris saka Anthony yun. Oh, or Maton. Or saka din yung snorings, diba? No, kasi part na siya doon sa Kent May Mina Fortress na pa siya yung magiging triangle yata, sumisingit siya doon, parang ganun, di ba? Oo, this, parang ang duda ng iba, tayo na lang dalawa, para kaya yun sa ano, sa Snorris, or para ba yun sa Kim Pao, na, di ba parang may mga chismis-chismis na parang nanliligaw di umano si ano? Si Jake, si Jake kay Kim. Parang ganun, may mga chismis ni ganun eh. Before, may balitang ganun na, type niya talaga, Diyos ko, sino ba hindi magkakagusto kay Kim Chiu? Ang ganda, flawless, mabait pa, talented. Seo-seo, ang galing. Diba? Saka kwela-kwela rin, masaya siya, di ba? Kikay, yung doctor. Para siyang Maricel Soriano, di ba? Kikayan, in fairness sa kanya. At napakaganda ng takbo ng karya niya. Hoys, mag-shoutout tayo kay Renz, Edrison Mago. Hi, Renz, Edrison Mago. Hi, Renz. And El Steve, hello. Hasmin, hello. Si Lil Steve, ay Lil Steve Kim Pao from Texas. Yes, sa Texas, USA. Ay, baka pwede magpalipad ng mga taga-Texas dyan. Palipad ng manok. Oh, in fairness, masarap ang manok nila sa Texas, di ba? Di ba? Nakapunta na ako dyan eh. As in? Yung Texas na, alam mo yung Kending, Texas, meron pa bang ganon? Yung bubble gum. Oh, in fairness. Oh, yan. Naalala ka ng bata. Ayan, diba? May baboy na naman. Nakita ka tay. Ma'am Jen, let's see ano. Ma'am Jen, late po. Uy, eto na, ang bongga-bongga naman talaga ni ano ni Andrea Brillantes, nilagaluhan ni Wamos ng Rolex. Oh, Anarilo. Noong 21st birthday niya sa yate, ha? Oh, nasurpresa siya, di ba? Nasurpresa siya. Pero tapos yung birthday, di ba? Kasi dati ang binigay lang nila cake, parang okay lang naman. Pero ito pahabol lang. Silang dalawa ng jowa ni Wamos sa si Anthony Jane. Ayan na, oh. Anthony Jane, Pag doon ka nakatingin, Ang laki ng hinaharap ni ano, no? Si Andy ba yan? Ay, pero yung importance, ang ganda. Mm-mm. At nagpagupit na pala siya ng hair, di ba? Bongga. Ang taray naman, ang daming pera ni Wamos. Tuwa. Di ba? Ang mahal ng Rolex, milyon. Mahal. Tama ito, ba? Pero alam nyo, si Wamos, naalala ko dati, nag-join sa, ayaw ko kung loko-lokoan lang yun eh. Sumali siya sa Philippine Idol, Philippines of the Cruz. Di ba? Ano? Idol Philippines, di ba? Sumali siya. Kasi interview siya ni Vice, ni Larigil, parang natatawa lang. Pero ngayon naging content creator, talaga bongga-bongga, at yayamanin na. Go pero ahead. Meron nga nagsasabi na baka daw gagawa kasi sila ng movie together, kaya ganun sila kakros. Pero nakakatawa, anong gusto nyo maging title ng movie namin? Sabi niyang ganun, di ba? Yung movie nila ni Daniel, ano ba yung ano? Beauty and the Beast, pa iba-iba. Beauty and the Beast, diba? The Mosquito and the and the Yaya. Okay, usapan na natin yung sa Marisol, di ba? Nakakatawa, di ba? Pero alam mo, friendship, sabi mo kanina, cake ang binigay. Hindi raw sila makapag-provide ng cake na regalo. Ayan. So, yan pala yung ano, yung gift talaga nila, yung Rolex na relo. At tuwang-tuwa po si Andrea Bautista, Andrea Brillantes. Kasi kaya po, ka na naman, yun, at yung pinano niya sa mami niya kasi ito daw yung style ng Rolex na gustong-gusto niya, di ba? Sinabi, Ma, I love this Rolex, di ba? Ito yung style na gustong-gusto ko. Mm-mm. Kaya sakto naman na yun ang binigay ni Wamos at na kanyang fiancé na si Antoinette Gale. Tama ba? Antoinette Gale. Silang dalawin, hati sila, hati sila. Hoy, question. May iba naman tayo, di ba? Yung ano yung kay Kuya Kim at saka kay ano kay Pok Wang parang na-discarrel daw yung ano yung okay. Yung Tick O'Clock ba na show nila TikTok para na-discarrel daw kay Vice parang they kasi were yung TikTok Clock friendship pre-programming yun ng ano Itbulaga dati sa GMA 7 so ang nangyari nung natanggal na yun yung nagsara na yung tahan ng pinakamasaya ang sabi lang hindi naman mula kila Kim kay Kuya Kim okay Poco, parang iniisip din ng iba mga nagsasabi na, ay, baka ito nang ipalit. Kasi bongga-bongga kung isang oras, times na taiwan na tanang pinakamasaya sila. Pero yun nga, hindi nangyari. Mas pinili pa rin talaga yung itsota. Kaya na-discarrel ko baga yung kanilang
iniisip na sana kami mailagay, di ba? Correct. Na discourage. Ano ba sa tagal ibig sabihin ng discourage? Parang naudlot, parang ayun, nasira, parang oh, ganoon, di ba? Nasira, naudlot. Parang umaasa na discourage. Yes. Yun. Sabi ni Lovely Gomez, yeah, saya-saya dito na ko, mag-ingat yung wife ni Wamos, baka ma-develop siya kay Andrea. Grabe si Lovely. In fairness, Lovely, ha, nagustuhan ni, gagandahin din naman si Abigail, nagustuhan niya si Wamos. Why not? Na, single si ano, Andrea, pero cannot be kasi nga may jowa, di ba? So, pero pili si ko si Andrea saka si Kyle may something din, di ba? Ay, ayun, Kyldria. Oo, Kyldria. Para may something. Pero diba? Kung naniniwala ko, kung gagawa ng movie si Wamos saka si Andrea, kikita yun. Ay, iba yung magiging dating eh, parang comedy-comedy. Parang rinirequesta sa Chris Aquino, gano'n. Na yung ang first movie nila, yung Pidudida, ayun, nahulog si Chris Aquino sa stage, di ba? Habang kumakal, Pidudida, ay! Sabi ni President Cohen, nasa nila na ko! Nanalami sa Jimmy Super Show, nahulog si Chris Aquino sa ano, diba, stage, di ba? Kaya, bonggang-bonggang kinita ng movie na yung Pidudida. Pero yung Andrea Wamos, ay, for sure, kikita yan. Pero yes. Ito na nga, si Sarah Heroni mo, inami na daw ang pagbabati ng kanyang ano. Pagbabati nilang mag-ina. Anong masasabi nyo dyan? Ang maganda. Masasabi ko, happy ako. Okay raw, di ba? Parang ano, parang di ba may mga chismis na doon na natutulog minsan sa ano, once a week natutulog doon si ano, si Sarah kay Mami, di ba? Every, ang sabi doon, every weekend natutulog siya. With na consent naman ng kanyang mister na si Mateo. Pero yun nga, ang sabi daw, hindi pa naman daw alam kung sila okay na mag-ina, kung si Mateo ba ay okay na rin kay Mami Divine. Pero diba? Parang basta sa interview kanina, yung tungkol sa mga ina, parang I love you mama, parang gumanon din si Mateo eh, di ba? Referring kay ano? Parang tungkol sa mga ina mismo, parang gano'n. Sana kung maging okay na sila, ibig sabihin tinanggap niya na yung anak niya, eh wala na siyang magagawa, kasal na yung dalawa, di ba? Correct. Pero for sure, at mas nakakatuwa in times for Mother's Day sa May, di ba? Oo. Na rin. Pero alam mo, ang sabi mga friendship, dati pa daw, eh talagang okay na yung mag-ina. Mayroon mga times masyadong na, nagpunta daw yan sa ibang bansa, sa Hong Kong, na namasyal sila. Pero ang maganda daw doon, walang nag-leak na picture nila nakasama. Ayon sa report, balita ni Papa Ogie Diaz. Doon pa daw talagang nagbatina. Medyo matagal na. Pero parang nabalita rin natin sa Marisol Academy, yung show natin ng hapon na nagkabatin sila through the help of si ano, si Boss Vic, di ba, yung before sa siya yung gumawa ng paraan. Pero yung nga, okay na mag-ina. Thank you Lord na kayos na rin ang mag-ina. Kasi nung tanungin si ano si Sarah tungkol dyan, sabi niya, yes, thank you Lord. Sabi niya, kumusta silang mag-ina, di ba? Parang nag-uusap na rin silang mag-ina, parang ganon, di ba? Tapos, yung when asked if they are on speaking terms, yun nga, sabi niya, yes, thank you Lord. Sabi niya, tapos, I love you, ma. Ay, bongga. At saka yung, alam niyo, di ba, si Sarah yung unang-unang binigyan ng award, yung parang first woman. Sa billboard. Sa billboard. In-acknowledge niya na si Mami Divine. Dun correct, para. Correct. So, correct. Yeah, happy kami sa pagbabati ng mag-ina, di ba? Sana mabalta naman natin talagang okay na rin sila ni Mateo. Di ba? Darating rin yun. Yung may picture na magkakasama sila, di ba? Correct. Hoy, batiin ulit natin mga friendship, si Lorena Estrella, Pamela Kasag at si Elder. Hi po, Elder! Watching from YouTube. YouTube, yan. Yes, si Elder, ayan, nabanggit mo na nga siya kasi Concept Bulan. Hello, mga Kimpaw sila. Okay. Siya kasi Haswin. Mga Kimpaw din sila. Thank you. Ayan, talaga pinopromote tayo ni Marcelita. Thank you, Marcelita. Tawa ako ng tawa dito sa Marisol. Bukas live sila ulit at 9 p.m. Correct. Salamat sa pagpopromote. Kita kits, sana ulit tayo dito, sabi niya. At saka siyempre may 3 p.m. din tayong live, di ba? Yes, bukas po. Bukas. Oy, ay, bukas ba? Ano? Tama. Meron tayong episode ng 3 p.m. pero meron din yung, tayo sa Wednesday na live there. Yung mga nakakamiss po ng afternoon namin dahil si Marcelita may trabaho, pag ganung oras, pwede nyo po kaming makatch ng 9 p.m. sa gabi. Correct. Ayun. Diba? Hindi kami nauubusan ng showbiz chika. Maraming kaganapan. At lagi po kami balita sa Kimpaw. Mayroon ba kayong blind item, mga friendship? Si Kuya Mel. Wala pa akong maisip ng blind item. Later, isip-isip tayo ng blind item, ha? At manghula pang Kimpaw, di ba? Correct. Ito daw, si Alex Gonzaga. Oo. Nagsisi.
Oh. Dahil ginawang tanga ng unang jowa. Oo. Oh. Kilala niyo ba kung sino yung unang jowa? Ako kilala ko. Pero hindi ko nababanggitin. Baka mali ako. Ako. Anong clue mo dyan? Paking clue. Di ba kasi di ba nabalita rin siya sa isang singer? Oh, okay. Ayun! Oh! Diba? Yan ang tama. Una na boyfriend at sabi. At that time, ito kasi, at that time, nababalitaan talaga natin niya. At that time na nandun pa siya sa TV5. Oo. Oh, naalala nyo? Naalala ko na. Oh. Madalas tayong mag-guess bilang ano showbiz reporters oh, pero, sa Juicy, di ba? Pero naging mag-jowa sila, parang walang pag-amin. Di ba? Oh, pero bandang huli, parang inamin niya na hiwalay na sila. Pero ngayon, itong lalaki na nalink dati kay Alex ay masaya na may asawa na siya, di ba? Kung yun ang tinutukoy talaga. Pero wala namang sinasabi na parang nagpakatanga siya. Kasi may tanong doon kay Alex sa Instagram eh. Na parang question me. Parang gano'n. So, anong biggest regrets mo sa buhay mo? Ayan, nung mabuntis ako, parang ayaw niya pong mabuntis, di ba? Sa isa yon, di ba? Yung ayaw niya mabuntis nung ano kakakasal nila, bagong kasal, ayaw pa niya mabuntis that time. Correct. Na parang, ayun nga, nabuntis, pero yun, alam naman natin nangyari kay Alex. Pero twice na nangyari yun, di ba? Yung miscarriage. Pero maganda sa kanila, tinanggap nila ng maluwal sa kanilang dibdib. Hindi nila sinisisi si Lord. Sabi niya, hindi namin sinisisi si Lord. Darating din tayo, magkakaroon kami ng baby. Diba? Correct, tama. Yeah. Yes, well, then, binabasa mo dyan. Yun na nga, binabasa ko yung kay Alex, di ba? Yun nga. Kasi sinasabi nga na ano, na parang ano, sabi niya, sino kaya yung first boyfriend niya na pinagsisihan daw? Kasi parang ginawa siyang tanga, parang gano'n. Kasi diba, nakakaloko. Pero nakakatanga naman pag-ibig talaga eh. Oo. Ay, pag-ibig, sabi nga. Ang pag-ibig talaga, Kasi ang saktong ano, ang saktong tanong ng tinanong sa kanya dun sa IG niya is, what is the biggest mistake in your life? Sabi niya. So, ang sinagot niya, first boyfriend ko, mali talaga. Until now, pag naiisip ko mga pinaggagawa at pina-feel niya sa akin, mali, dapat di ko tinolerate. Kaso tanga-tanga tayo dahil bagets at unang pag-ibig kaya ganon. Pero mali talaga, mistake na malala. Oh, di ba? Pero minsan talaga, once na in-love ka, nagiging tanga ka. Dahil, minsan totoong nangyayari. Hindi mo nare-realize yung mga pinaggagawa mo pag in-love ka. Kasi saka mo lang may isip na, nagawa ko ba yun? Nagbali-baliwan ba ako? Pag ano na talaga. Like you. Like you ba yung friend? Hindi, may isipin mo ng mga nakaraan ng mga kabataan nyo, may mga kalukalukaan na, nagawa ko ba yun? Pero minsan, ginagawa mo yun dahil mahal mo yung taong pinakatangan mo. Pinakatangang ginawa mo. Pinakatangang ko, hindi ako nagpakatanga. Kasi sabi ka, wala akong jowa! What? Ako, knowing you? Kaya ka may simula ito mo ngayon eh. Pero ang problema lang kasi, talaga mga tao, once na love, sabi nga, di ba, love is blind, di ba? Pero minsan, di ba, pero ang sarap magmahal, ang sarap maging generous sa taong mahal mo. Ah, kasi generous? Spell diba? Generous? Oy, naranasan. Nagbibigay ng kotse, nagbibigay ng motor, oy, para nagbibigay si Kim ng cellphone, di ba? Si Kim, inaamin niya, ha, di ba? During at that time na sila ni Gerald Anderson, talaga namang, all kasi, out. Sabi nga niya, kasi pag nagmahal daw talaga siya, all Para walang masabi na may mali sa kanya. Correct. Pero minsan ang tao hindi ka pa nagiging sapat, naghahanap pa talaga ng iba, di ba? Pero totoo yun, di ba, pagka binigyan mo, na alam mo, na pasaya mo yung taong mahal mo, makikita mo na tuwan-tuwa, parang ikaw na rin sa sarili mo, masaya ka. Correct. Di ba? Na hindi natin masisisi mga taong nagtanga-tanga sa larangan ng pag-ibig. Diba? Ganon. Ganon. Oo, ito naman si ano, Rosel Monteverde ba to? Oo. Kinumpirma na may future ng pelikulang gagawin ang Frances. Sa Regal yan, di ba? Sa Regal, ha? Parang may title na yan, ha? My Future hindi, You. Hindi sa Star Cinema, pero sa Regal. My Future You yata title? Check yes, ko, ha? Yes, My Future You. Galing naman ni Kuya. Nag-chat sa akin si Rosel Monteverde. Sa My Future You, ha? Salbog. Pero yung point is, ha? Ato, ito lang yata yung first time talaga na magsasama sila. Ito, totoo na, first time sa isang pelikula, di ba? Dahil sila, ang huli nila yung mga fracture, dirty linen, hanggang serye lang. Correct. Pero si Francine dati, si Seth, naging kasama niya na sa pelikula dati, si Andrea. Pero si Francine ngayon, ako naniniwala ko na nagtiwala sa kanila ang Regal,
ay kikita, hindi alam nila na malakas ang dating sa Taganga. Mga Taganga, itong Pranset, diba? Mm. Yung susugalan mo friendship, diba? Mm. Itong tuwana yung mga Pranset fans. Oh, kumbaga meron silang mapapatunayan kung carry ba nila talaga na humatak sa sinihan, sa takilya. Correct. Kasi this time, magbabayad na, di ba? Oh. Hindi ka guys sa TV, mga serye, libre lang, di ba? Pero ito, patunayan talaga. Pero kung naniniwala kapag maganda talaga yung proyekto, sikat yung artista, tapos yung team song, minsan may tulong yan eh. Mm-mm. Tatangkilikin niya. Kailangan lang siguro maganda lang talaga sana yung material kasi ang Don Bell, nagkaroon din na sila ng movie, di ba? Mm. Oo, okay naman sa takilya. Sana so, rom-com, baka rom-com din siyempre, to. Dapat rom-com siya. Rom-com, di ba? Yes. Anyway, sabi ni Merce Tomas, ako po ito si Marcelita. Hi Marcelita, support ko po kayo sa lahat ng platform, mapa YouTube at FB. Thank you Merce Tomas, aka Marcelita. Pero alam mo friendship, sabay-sabay tayo bukas, TV at cellphone. Bongga. Pero alam mo friendship, di ba? Ano rin sa TikTok, nagla-live din tayo, lalo na yung Marisol Academy ng 3 p.m. natin. Mm-mm. Ayan. Correct. TikTok live yun. Correct. Yes. Sa lahat ng social media platforms. Nakakatawa diba? Si Marcelita, iba ibang pangalan ha. Oo. Pero ako naniniwala, pag gumawa ng pelikula ang Kim Pao hit. Oo. Kasi medyo, hindi ko naman minimeno si Ang Franset kasi medyo bago-bago pa rin sila sa larangan niya. Eh. Kasi ang Kim Cho, alam naman natin, marami ng pinagdaanan din pelikula yan. Diba? Na talagang kumita. So bankability wise, talagang si Kim makakatulong. At plus the fact na si Paolo naman ay pagdating sa acting din. Okay tama, din. Tama. Bankable diba? Star si Kim Cho in Pern sa daming pelikula na kumita pero lahat. Pero one at diba? A time kasi may mga nagsasabi din na pagka overexposed din baka manawa din naman ng mga tao, di ba? Tama, correct. So patapusin muna itong what's wrong with Secretary Kim. Pero ako, kung ako ha, kung akong producer ABS, i-produce mo. Ipelikula itong what's wrong. Hindi, ganon. Huwag na, sa series na yun. Oh, kasi alam mo, inadapt lang yun sa Korean series. Friend, yun sa serye ng Korean. Pag ikaw gagawa ng pelikula, ang tema. Ko, what's wrong? Ibig sabihin, ayaw nga pala TV ring yun eh, di ba? Gagawa ko sana ng pelikula na lang sana. Hindi. Pwede namang what's wrong with Paolo na lang. Yun. Abangan niyo po. Actually, meron yun. Naka-chat ko si Ma'am Santos. Sino yung Ma'am Santos? Oh, pero bago ang lahat, pasalamatan natin ang Beauty Derm at Blank Pro, di ba? Thank you, Miss Rita ng Beauty Derm. Bumili po kayo dyan ng lahat ng produkto ng Beauty Derm. I-check nyo po ang Beauty Derm Facebook page nila dahil may mga promo doon. Di ba? May mga paborito po kami mga products dyan like yung sunscreen. Ngayong tag-araw ay talaga namang Ayan, gumilid ka para makita siya. Ang Beauty Derm. Ayan, Beauty Derm. Diba? Ayan. Okay. Importance. Huwag kang hara-hara dyan. Ang ganda po niyan, yung charcoal, ginagamit ko sa aking skin, gaya po ni Carlo Aquino. Ayan, diba? Tapos itong Beauty Derm Friendship, syempre, meron yan sa mga malls, so makikita nyo talaga mga product nila. Pag hindi kaya ng budget ang Beauty Derm, meron silang Blank Pro na di karidad din. Ayun. So, buy na po kayo ng mga products ng Beauty Derm. Beauty Derm. Ano ba, Friendship? Pagkakasya si Ma'am Ray. Hi, Ma'am Ray. Ang ganda-ganda po niyan. Effective talaga lahat ng Beauty product Derm. Ng Beauty Derm. Gaganda ang buhay mo. Gaganda ang face mo. At saka, gaganda lahat. Oo. Siyempre, ang mga bagets, magugustuhan ka sa Beauty Derm. Yes. Gandang Beauty Derm. Correct. Ayan. Sylvia Sanchez, gandang Beauty Derm. Ganda. Ni Ibiang. Yes, Friendship. Yes, ano naman itong Pia, iniintriga at iniintrigang Romes Bacay Heart. Di ba? Parang ano yan, Friendship? Parang bukas mababasa yan sa Avanti Tonight. Yung details niyan. Alam mo ba't parang sila ang pinagsasabong? Lagi na lang. Kasi may pinag-ugatan mula nung umalis yung glam team ni Heart sa kanya at pumunta kay Pia Wurtzbach, nagkaroon na ng pagkukumpare sa kanilang dalawa dun sa pagrampa-rampa nila sa fashion. Tapos kagaya ng pagrampa-rampa din ni ni Pia na parang parehas lang daw yung damit ni Heart, di ba? Ginaya yung damit, di ba? May mga ganun. Hanggang nag-away-away niya sila sa mga social media accounts. Ganon. Ganon? So, ang detalya niyan ay malalaman po natin bukas. Ay, ganon? Oo. Pero hanapin ko lang para sa kanila, maintindihan masagot na nila. Masagot na kaagad. Diba? Yun. Yes. Habang hinahanap mo, thank you kay Pamela Kasag, Eldir, Trisha Palo,
Salamat po sa update sa Kim Pao. Julianne Bourdin, thanks po. I'm a fan of Kim Pao and lagi po ako nanonood sa inyo. Thank you. Ani Lumarise, kuya, sana po maging sila ni Kim at Paolo. O sila na, nararamdaman ko. Sabi niya, para hindi masayang ang kapupuyat ko sa paghahanap ng update sa Kim Pao, sabi niya. Oo, oh, diba? Anyway, Prinsip, ang pinapalagay ng ilang netizen at ni Kapuso mo sa kanyang ex post na pinagtabi ang naunang IG post ni Hart na may larawan na isang libro ng title ay Don't Give the Enemy a Seat at Your Table. May connect ito sa bagong campaign ad ni Pia para sa isang beauty product na may linya tungkol din sa upuan at lamesa. Ay. So may makinalaman sa ganon. May linya si Pia na while others deny us a seat at the table, we're creating our own space, paving the way for others to follow. Irrelevant after the crown, I vote for my place to be so much more. Sayang yun. Parang lumilikha daw ng iringan yung ano, pagitan ni Hart. Parang nagkakaroon ng ano, sagutan. Ano, at bawat binibitawan nilang salita, binibigyan na ngayon ng kaulugan at kulay. Talagang pinag-aano sila na pinagkukumpara kasi pareha sa silang passionista. Ganun. At saka si Pia ngayon din nakakarampa-rampa na, 'di ba? Okay. Naalala ko may isang debate tayo na ano, 'di ba, kung sino ang mas better na rumampa, 'di ba? Si yung malaitang Anets. At saka si Hart. Oo. 'Di ba? Pero yun, pareha silang maganda, pareha sa passionista. Ayan. Bonggang-bongga. Ang ganda na si Pia yan, di ba? Correct. Oo. Tapos, si Joey De Leon, parang hindi niya bet na maging national artist. Di ba, pinagtatalo na natin kanya? Regine, at saka, sino yung isa, Friendship? Si Lea Salonga. Lea Salonga kaninang hapon, di ba? Tapos, may mga nagsasabi naman daw na TBJ daw ang gawing national artist at ang Itbulaga na rin. Parang ganon. Pero parang ang sinasabi kasi Joey, wag na! Sabi niya, parang gusto niya ang tawag sa kanila function all artist. Parang ganyan. Kasi sila daw, hindi lang sila basta artista, kumbaga cover na nila pagiging ano nila, yung singer, pagiging ano nila, actor, ando na lahat. At kaya ang gusto niyang itawag sa function all artist. Diba? Sabi niya, wag na, suplado si Joey De Leon, diba? Pero alam mo, gusto ko talaga, kung ako masusunod, yung mga ano Ramon Revilla Senior, mga ganun ang dapat ako, maging national artist. Unahin muna, diba? Diba kahit wala na sa mundong ibabaw kasi si Mang Dolphy, mga ganun, diba? Totoo, parang, di ba si ano, wala na rin nung binigyan ng national artist, yung director yung babae, Marilu Diaz Abaya. Why not na pwede naman din yung mga wala na sa mundo, Dolphy, no, malaki na yung bagsasyon. Malaki ang naging contribution, senior. Diba? Malaki naging contribution ni Mang Ramon. Kaya, diba? Siya yung ano, kung natatandaan nyo po, siya po yung lahat ng gumagawa ng may mga magic-magic, yung Pepeng Agimat, di ba? Siya yung ano, yung merong hindi agimat, anong kilala siya sa ano eh. Anting-anting, di ba? Ganon. Anting-anting. Correct. Magaling po yan si Ramon Revilla Senior na umaatong na. Bakit? Para may galit sa'yo si Mike. Okay. Para may ganyan sa'yo si Mike. Eh. Para may pagdanasa sa'yo. Sabi ko, hindi mo ako matikip. Si Kuya Ogi. O, di ba, Ogi? Tama. Ayun. Ay, siya pala yun. Oo. O, ito na. Si Mike ang sinisisi natin, ano? Ah, si Kuya. O, wala na tayong oras, yung Kim Pao na. O, tinaglas na natin. Oy, nakakatuwa kasi minsan dinalaw ko yung ano, Kim Pao official ba yon. Ang daming nag-create ng mga ano ha. Ngayon ko lang talagang ano, malakas yung mga love team ni, ngayon talaga bumalik yung love team talaga ng kalakasan. Okay. Eto na nga ang sinasabi nila. Kasi before Kim Pao, malakas talaga itong KD Lex. Malakas ang Francette, malakas ang Don Bell. Diba? Ang sinasabi nila, ang Kim Pao is unexpected love team. Correct. Grabe daw talaga ang ano, ang lakas nila ngayon na parang hindi daw ba parang nasasapawan na yung ibang love teams? So totoo ano ba na ano? Agree ba kayo dyan, mga friends? Gusto kong i-discuss natin sa Wednesday yung kung abangan niyo yan ha. Kung natalbugan na ba, nasapawan na ba ng ano ng Kim Pao ang Don Bell? Ang KD Lex. Pwede sila mag-comment diyan para maano natin magkaroon tayo ng idea, di ba? Kasi ano mo, di ba, in just a short period of time, ngayon lang ako nakakita talaga na ang daming nag-create ng mga fan base nila at yung isa 53,000 ng members nila,
pumunta ako dun eh, tinitignan ko talaga sila. Mm-hmm. At may mga 74 years old, Kuya Roldan, Kuya Roel, 74 years old, 60 years old, nakakaramba pang kilig, nabuhay daw ang kilig sa kanilang katawan mula daw nang magkaroon ng kimpaw. Correct. Kaya na kumbaga, ang mga may edad na hindi na mahilig sa mga love team, di ba? Pero ito daw, kinikilig siya, sabi nung nag-comment before. Ayan, inuubo. Sino ito? Sino siya? Ganon. Inubo. Naku, kailangan bumili ka ng gamot. Diba? Hayaan mo may magbibigay na pang gamot. Ayaw. Diyos ko. Diba? Pero alam mo, nag-isip ako ng blind item bago tayo magpaalam eh. Diba? Diyos ko. Ay, sisikat daw ang snoring. May promise din yan. Emporiness, diba? Oo. Sabi ni Lani Lance, ayaw niya magpatalo. KDLX best love team. Emporiness na ba? Malakas din naman ang KDLX. Malakas ang KDLX, diba? Pero siguro sa kanilang age bracket. Oo. Hindi rin naman natin mako-compare dahil medyo nasa ano eh, ang age bracket ng K-pop, medyo may edad na rin sila. So walang diba? Comparison. Yun na nga ang nakakatuwa doon kahit 33 at ano, 36 or 35 ba si Paolo. Eh, nakakakilig pa rin, no? Oo, na parang ang sabi nga lang, hindi sila makapaniwala, di ba? Sa mga bagas kayo talagang in na in, sikat na sikat ang KDLX, di ba? Oh, 54 na pala si Marcelita, oh. Hi, Marcelita, kasing edad ka lang. Oh, ito ng blind item. Totoo ba? Nagkasama daw ang isang sikat na aktor at aktres sa ibang bansa. Usually, pag ganyan nagkakasama friendship, minsan may nangyayaring milagro, eh. Which is totoo naman. So, yun na nga. Ang chismis, may nangyari raw na milagro sa isang aktor at aktres sa ibang bansa habang meron silang show. Ay, Ay. Ang daming kagano. So, hashtag Tikiman. Tikiman. Tikiman na pa hindi mag-jowa. Hindi mag-jowa friendship. Ko, ito bang sikat aktres ay talagang maraming katikiman? Hindi. Magkukulat ka nga na doon sila nagtikiman sa ibang bansa. Parang hindi mo isipin na ganun siya. Parang kilala ko. Wholesome. Pero tapos itong nakakaloka friend, nakarating sa mga jowa nila ang nangyari. Ang chismis. Yan. So hula-hula na. Ganyan lang muna. Siguro yung mga kasama nila nagchismis-chismis, no? Maka, show diba? Yun, show yun. Oh, di ba ganyan din nangyari doon sa aktor na pinagdududahan ng gender? Ano na nawala kasama isang gwapong aktor. Okay. Tapos ang chismis... Ay, ano yun? Tapos ang chismis... Parang magkasama yung dalawang aktor, parang nagtikiman din sila that time. Alam mo sa mga band na gaganap yun talaga. Meron din dati isang sikat na aktor, Martin Idol, at isang may asawa na nagtikiman. Pagkatapos siya din sa lasing-lasingan, naglasingan sa kaligayan. So hula-hula na yan, yan ang baon natin sa kanila, di ba? Sikat aktor, nagtikiman po habang nasa ibang bansa. Gwapo, tsaka maganda, di ba? Oo naman! Siyempre, artista sila. Hindi po lahat nakaroon. Wamos, gwapo. Saan may gwapo rin si Wamos? Artista ba si Wamos? Content creator, di ba? Influencer. Ayan. So bukas po ha, 3 p.m. Tutukan niyo po kami. May bago kaming blind item at debate. At syempre, live na live po kami ng 9 p.m. tomorrow po dito sa Abante YouTube channel, Marisol Academy. Ayan. Ayan, magpaalam na tayo mga friendship. Correct. Ayan po, ano? And Steve, magpapalipad ako if confirm na sila na kimpaw. Ikat kasi niya. Wala pang patikim, El Steve. Steve, magpatikim ka na. Kasi Lunes Santo, di ba? Bongga-bongga hanggang Holy Cross. Holy Cross? Kasi taga Novaliches ako eh. Hanggang Holy Ang galing mo talaga, friend. Di ba? Yes, Lourdes Litan, hello po. Hello po, Lourdes. Hello po. Si ano to ah? Si Mami Amores ba ito? Hi, Mami Amores! Ayan. Hello. Thank you very much po. Thank you so much. Maraming salamat po. Bukas po ulit. Diba? Magla-live kami dahil nga magbabakasyon tayo. Ayaw namin kayong mamiss. At syempre, pag sa Wednesday din, meron pa rin kaming 3 p.m. Correct. Oo. Kakalap pa kami ng iba't ibang balita sa showbiz. Kasi alam mo naman, friendship, sa gabi kasi, baka wala na tayong mga ano, nagpaalam sila, nag-leave na sila sa gabi ng Wednesday. Di ba, Mike? Eh, ngayon pangalan lang, di ba? Mike, di ba? Hi, Mike! Love natin si Mike, mabait siya niya. Si Carl.
si Clark. Anyway, maraming salamat po again. See you tomorrow evening. Dito pa rin po sa Marisol Academy tonight. Ito po inyong unstoppable classmate, Romel Placente. Yes. Unstoppable ka talaga dahil kahit may cough ka, unstoppable ka pa rin. Correct. Maraming salamat. Ako naman po ang chika amazing classmate ninyo, Mildred Amistad Bakod po. At syempre, bago tayo magpaalam, maraming salamat sa Beauty Derm, yes, kay Ma'am Rhea Tan, Blanco po, at syempre Friendship. Ito po ang inyong Roldan Castro, ang inyong reliable classmate, ang sabing Babuska! Yes, belated happy birthday, Mami Amore. Yes, belated happy birthday. Happy birthday, Dominic Rhea. Happy birthday, Mel Bayanera. Happy birthday po, yan. Mel Bayanera. Happy birthday bukas kay Catherine Bernardo. Yes, Catherine, happy birthday. Kim Pao fans all over the world. Thank you. Thank you, Kim Pao, sa palagi. Mahal namin kayo, Kim Pao. Yes. Yan. Bye-bye. Handa na ba kayo para sa night class? Ilabas na ang notebook, mag-review na! Dahil may recitation mamaya para sa mga umaatikabong chika. Dito lang sa Marisol Academy tonight!